bisita sa ilahang pukot. Ngayon panahon na, huwag sa niyang ibisita si Jesus dito sa Genesaret. Then, din ang mga paruto o mga sakayan na ni Pedro dito naglanding. Hinlo sila sa inahang mga pukot. O gatong nakita niyo mga kaisulan, nga sa dihang nagsigis na hinlo sa ilang pukot, si Jesus miabot dito o misulod si Jesus, mihanyo siya kang Peter nga mo sakay siya sa sakayan ni Peter. Kaya magtudlo siya, maghimo siya o pagwali sa mga tao ngadto sa kabaybayunan sa Genesaret. Kung hindi ito makita mga kaisunan na sa dihan nagtudlo si Jesus sa mga tao, na mato pa rin ni multitudes of people or there are people pressed upon him. No? Nagpulsisok ang mga tao dito. Huwag muna na medyo ministansya si Jesus, muna gigamit niya ang sakayan ni Pedro para na magkadistansya siya sa mga tao. Sariyang magtudlo siya kanila. Huwag muna sariyang nagtudlo si Jesus magkaisunan dito sa sakayan ni Pedro, si Pedro naminaw. Naminaw siya sa pagsulti ni Jesus, naminaw siya sa pagtulunan ni Jesus. May tumod sa mga butang na langit nun, mga butang na espirituhanon. Wala na todo si Jesus ninyo sa pagpanagat. Wala na todo si Jesus na kung saan ang nagkakuha. Kundi lang niyang itodo ni mga kaigsunan, nagtodo siya na may tumod sa ginarihan sa Diyos. May tumod sa paghari sa Diyos. May tumod sa mga butang langit nun. So, hindi ito na ito makita na a night before, si Pedro na nagat siya, kauban siya magkauban, nga walay kuha. Walay kuha. Hindi ko say, wala sila ibaligya, wala sila mga isda na pwede nila sumanan, wala mga isda na ilahan na panagatan. Zero balance. No? So, sa dihang nahuman na si Pedro, anaman na si Jesus at paminaw, awali, nahuman na siya tudlo sa mga tao, nahuman na siya og sulti sa mga tao. Ingon siya kato kang Pedro nga, Pedro, palaut. Palaut. Pero sa ingon ni Pedro Ikson, ingon niya Ginoo, magtutudlo, naghago kami tibuok gabi, wala kayo kami kuha. Wala kayo kami kuha. So Ikson, sa ito patong nabasa rin eh, nga tibuok gabi. Tibuok gabi. So from 7 p.m. to 4 p.m. AM. Wala yun sila kuha. Okay, wala yun sila kuha. Zero balance in this one. Isa na lang ang kuhan. Mulmul, wag yun. No? Praise God. So muna yung mga kaigsunan, na krisis kayo atong panahon na si Pedro. No? Krisis kayo. Tungkol kayo, wag yun sila kuha. Zero balance in this one. Wag yun sila na himo nga natula. Wag yun sila na un-un. Wala yun. Kaya wag yun sila kuha. Praise the Lord. So, unsa may makuha na ito ito on nga mga kamatuuran ni ining hitabuan. Ngano nga ang krisis si Pedro na himo kanagaya. Ang hikan sa iyang kawalan on na himo kanagaya. Unsa may makuha na ito nga lesson number one. Okay, lesson number one, mga kaigsunan, Jesus was with Peter on the boat. Okay, si Jesus, naging kauban kang Pedro dito sa sakayan. Okay, ako mabasa din eh, in verse 3, English of verse 3, and Jesus entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. So, meaning to say, nakikauban si Jesus, kayo maninihan, misakay si Jesus, no? Misakay si Jesus sa sakayan ni Simon, Pedro.
Kogo niya gihamyo niya si Pedro nga magpadistansya gamay sa baybayon. Magpadistansya gamay sa baybayon. So, kuan po ni Pedro yang sakayan, ipagutaw niya pa yung nato sa laylayo gamay sa baybayon. Para nga maka-concentrate si Jesus pagtudyo sa mga tao. Kaya mga tao, nag-consiso naman ito niya. No? Nag-duod naman ito kay Monsignor kanya. No? So, muna, nagpadistansya siya gamay sa baybayon. Now, ato magiging reason sa diha nga si Jesus na asa sa kayan. Or sa diha si Jesus nakikauban kang Pedro. Or sa atong kinabuhi makaigsunan na aba si Jesus sa atong panginabuhi. It's God, no? Kung si Jesus nakauban sa atong panginabuhi, your crisis will be turned into abundance. So, dinigsoon, sa diha nga si Jesus na alito sa sakayan, itugutan ni Pedro nga si Jesus magsakay-sakay sa sakayan. Ha? Magani, wala na yung si Jesus nga, wala na si Pedro nga, samok-samok naman ka di alert, no? Mag-inlo pa po aning pukot. Diba sa inay mga kaibigsoon? Ganapit ang sa una ba? Kanang mag-house to house na, mag-house to house, Bible study. Yung may ngunta nga, kanang, pwede ba mag-Bible study? Kung sa inyo nila, pwede nga sila nga busy, wala may panahon, wala may oras. Ano ba? No, busy, wala pa rin panahon, wala may oras. Ito sa una, nag-Bible study, natubo dito sa Saray. Yan, libaw ka ng Sarah Hilson, nadagan niya mga sugalan, ay nadagan mga pandiha, mga inuman, mga temptation niya, no? Ano niya, sa niya nga tungkol ito, nakasuot pa itong nanay nag-sugal ba, no? Nabigit, sugalan yun, no? Yan yung mga, pwede pa na mag-share ko sa pulong sa Ginoo, ano yun lang sila nga, ayaw, hindi niyo makakwarta na. Hindi niyo na sila makakwarta. Hindi mo yung kapatwartaan ng Bible study. So yung siya, ayaw, dilim niya na. Atro sa uwan. Dilim niya makakwarta. Grabe, sige sa sugal, no? Piyak-piyak, kung sa patong mga sugal nila dito. So muna yung son, ang kalibutan, busy sa mga butang na dili iya sa Ginoo. Busy sa mga butang na temporaryo lang. Busy sa mga butang na para lang sa ilang kagalingan. Pero hindi pa naman si Pedro Ixon, wala siya na yung busy ko, Lord. Busy kong hinlo, aning pukot. Wala siya na yung na Ixon, wala siya na yung busy siya. Wala siya na busy kayo, wala siya na hinlo, aning pukot. Hino. Wala. Iyan, ipasakay si Jesus. Pagsamtang, isakay si Jesus sa sakayan. Nagtudlo siya sa mga tao. Naminaw, bukapin si Pedro Ixon. Kailangan magpagsigil siya, kuri-kuri dito, listo, bubaya po. So, muna nga, samtang si Jesus na dito sa sakayan, si Pedro na mati po apil. No, si Pedro na naminaw po siya sa itudlo ni Jesus, may tungod sa gingharian sa Diyos. Okay? So, importante kay Son na naa ang master, the source of everything sa atong panginabuhi. Amen. So, gitugutan ni Pedro si Jesus na magkauban sila sa sakayan. Because Jesus is the master, because Jesus is the source, no, siya ang tinubdan sa tanan ng panginahanglan ni Pedro Ixon. Sumabo na sa itong kinabuhi, tugutan na ito ang Diyos na mo'y tinubdan sa tanan na siya makikauban ka na ito sa atong mga panginabuhi, mga ka-Ixon. Amen! Praise the Lord, no? So, maana si Jesus ito? Nagawali siya, so namina na lang si Pedro. Kaya naman, mas importante ni Pedro, mamati siya sa aw or nga naa kaniya ang tinubdan sa tanan. So I hope magkita yung son, mawapun na atong tinguha nga ang tinubdan sa tanan, ang master nga mawas si Jesus Christ na sa atong panginabuhi mga ka-excellent. Amen? Praise God. The presence of the master. Ang presensya sa atong Ginoo. Ang presensya sa atong agalon. Ang presensya sa atong manluluwas, kinahanglan nga naa na siya sa tanang panahon, bisan sa krisis, naa siya sa atong kinabuhi. Amen.
Bisa na ata sa krisis na akin ang presensya kanunay sa Diyos. Kaya naman, the presence of God will invite more blessings to you. Ang presensya sa Ginoo mag-invitar ng mga panalangin para kanimo Hesus. So muna, mas importante ni Pedro na iyang makauban si Jesus dito sa iyang sakayan. Hallelujah. The presence of the Master must be in our circumstances. No, ang presensya sa atong Diyos, ang presensya sa atong manluluwas, ang presensya sa atong agalon, kinahanglan na ana sa atong kinabisan pa sa panahon na nag-crisis kita mga kaisyon. Mas importante na sa atong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Number two. Hear the words or teaching of Jesus. So pinaka-importante nga maminaw buta sa mga pulong sa atong Ginoo. Maminaw ka sa mga pagtulungan ni Jesus mga kaigsoon. Amen! Kaya ano ba yung panahon na Ikson? Kabalo ba yan si Jesus? No, kabalo ba yan si Jesus na ito panahon na si Pedro walay kuha? Nakabalo si Jesus na si Pedro naas sa krisis na kahintang. No? Naas siya sa kawalan doon. Ano man? Wala siya yung kuha Iksoon. Wala siya kuha sa panagat. Kabalo si Jesus, ana. Pero wala ingon si Jesus na. Ingon aniyon ni Pedro. Ingon aniyon ni managat ka rin ka. Ingon aniyon ni siya. Wala. So, kung sa'yo ganyan ni Jesus, nisakay lang siya sa sakayan ni Pedro, kaya gitubutan man ni Pedro o nagwalis siya sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nagwalis siya, may tungod sa ginariyan sa Diyos. So, importante is on hearing the words of God or hearing the teaching of Jesus. Nga naman, na importante man na maminaw ka sa pulong sa Ginoo Hesus. Panahon sa atong ka-krisis, panahon sa atong mga kalistanan, panahon sa atong mga kawalaton, nga nung importante man na maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Okay, natin ko ng Bible, yes, sa Romans 10, verse 9, nga, verse 17. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Now, panahon sa atong mga kalistanan, panahon sa atong mga kawalan, importante kayo na makadumog na sa pulong sa Ginoo para ma-develop ang atong pagtuo sa Diyos. Ay kung dili ta makadumog sa pulong sa Ginoo, ang may tabo sa atong ginawin, so on, discouragement. So, ma-discourage ta, mawanan ta paglaom kung dili kita makadumog sa pulong sa Ginoo. But, kung nata sa krisis, atong paminahan ang pulong sa Ginoo, ma-develop ang atong pagtuo diha sa Diyos. So, very importante, kung nata sa circumstansya, nata sa mga kaisnanan, nata sa kawalanon, kinahanglan ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen! Amen! Tanawa, ang babaeng balo, dili sa panahon ni Elijah. Imong mabasa isong sa 1 Kings 17. Hining maong balo o biyuda, hining maong biyuda, nawalan na siya paglaong. Okay. Nawalan na niya siya paglaong. Ano mo sa akin isong? Dili sa verse 12. 1 Kings 17 verse 12. And she said, as the Lord your God lives, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil and a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and grist it for me and my son, that we may eat it and die. Huh? Kung sa ginoon rin sa biyuda, son, yan, ito yung istorya siya ni Elijah, ni si Elijah na, lutuin ko torta. Pero yung nga ng biyuda na, nasayod kayo ang Ginoo, maimong Diyos, nga wala ako'y cake. Wala ako'y mahimong na cake. Kanila yung usa, kakungkong na harina o gamay na lana niya kanako. O nangahoy ako aron nga akong isugnod kay magluto ko og
para kanako o para sa akong anak o human niini patay na niya. Imagine song na nasa point of discouragement, na nasa point of hopelessness ang biyuda. Tingnan mo, ingon siya, mga nangahoy ko o ako nang isunod kay aron na magluto ko, makakaon ko, akong anak makakaon, paghuman ani, patay na niya. So nara siya sa point of discouragement, point of hopelessness. Tumod kay grabe nga krisis ang nahibuman ini nga biyuda. Grabe nga krisis. Pero sa ingon ni Elijah nga to kaniya isang in verse 13. And Elijah said unto her, fear not, go and do as you had said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for yourself and for your son. For thus says the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sends rains upon the earth. So it's on. Ang biyuda sa liha, nag-iingnan siya ni Elias na mamatay namin. Mamatay namin. Kaya wala namin kaunod. Kuman aning katapusan na mo. Kuman aning isang katungtong na rin ang akong lutoon. Mamatay namin. Mamatay na. Pero giingnan siya ni Elias, ayaw kahadok. Ayaw kahadok. Imua ang imong gisulti. Pero lutuin ko o gamay na torta. Kay ang Ginoong Diyos, ang Ginoong Diyos, magapanalangin kanimo, magahatag kanimo o pagkaon hangtod nga muabot ang ulan. Hallelujah! Praise God! So ikson, nakadumog ang biyuda sa pulong sa Ginoo. O sa dihang nakadumog siya sa pulong sa Ginoo, nawala ang iyang discouragement. Nawala ang iyang hopelessness. Kung sa'yo na ito po, ingon na rin. Verse 17, and it came to pass after these things that the son, verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. Ikson, ang naitabo, sa diyan ang biyuda nakadumog siya sa pulong sa Ginoo, nawala yung discouragement, nawala yung hopelessness, o siya naitabo, na-develop yung pagtuo, gibuhat niya ang isugo ni Elijah. Oo, dito, nakadawa siya panalangin. Kaya nga no, ang Ginoo nagpadayon, nag-bless ka niya, ang iyang tinubdan, ang iyang barel, ang iyang sugalan, sa iyang harina, nagkakaya, Ikson, ang iyang lana, na si Agas na naman, kaya ang Ginoo nagpanalangin ka niya, because her faith was established in the word of God. Hallelujah! Muna, Ikson, panahon sa iyong praises, paminaw tayo sa pulong sa iyo. Praise God! Kamina o may sa pulong sa Ginoo, like Peter. Si Peter, niya nagtudlo ang Ginoo at si Jesus sa mga tao, naminaw siya kapil. Kaya naman, ikundi siya maminaw, atansi siya. So muna naminaw siya. O sa naminaw siya, na-establish na yung pagtuo sa Ginoo. So hear the words of God or hear the teaching of Jesus. Hallelujah. Ikson, wala ingon si Pedro nga kay sa Lord. Kamay minaw siyang apil sa pulong sa Ginoo. Ngayon, masay ingon sa pulong sa Ginoo sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Hallelujah. Sa ito pa, Ikson, mas i-priority ni Pedro na makadumog siya sa mapagtulungan ni Jesus. Yeah. Bisa naasi sa krisis. Wala siya ikuha. Wala siya ingon nga, Lord, ay sa Lord, wala ba isuntan to akong pamilya?
Wah sila ingon nga tayo sa Lord. Murag, makansi ko anay ginoda. Basta pagkasabaan ko sa pangasawa anay o sa kong mga anak. Wala sila isod anon. Wala. Kasi ang ingon sa Lord, naminaw siya padayon sa pulong sa Ginoo. Naminaw siya. Praise God. Ano man ikson? Mas importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. So muna na 3 to 4 hours. 3 to 4 hours, Peter receiving the teachings of Jesus. So let us seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sahit son, dito na itong mapasahan ang pulong sa Ginoo. Siguro sa kabisi na. Sabi na karoon kay klase na. Ah, klase na. Diyan, minister ka na. Lord, huwag na lang, Lord. Pagulik na lang, pagulik. Pagulik na po na ito, busy na po kaya ako. Ah, wala na. Lord, matulog na ko Ginoo. Ah, napay pre-request yun ako nalang isulat, pasahan na niya. Hallelujah. Glory to God. Tugod sa kabisi. Hallelujah. Praise God. Morning, son. Na si Pedro, wala siya nagpabisi-bisi. Na wala siya nagpabisi-bisi. Yung siya yung imo. Naminaw siya maayo kang Jesus. Sa mapagturunan ni Jesus. Because, seek ye first, the kingdom of God is righteousness. All these things shall be added to you. No, so, rato pa, na kay malo si Pedro, na kung i-priority niya ang pulong sa Ginoo, i-priority niya ang pagpamati sa Ginoo, i-priority niya kung sa itudlo ni Jesus, then mabulahan siya yung iyong pamilya mga kaisan. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Ano na yung song? Number 3. Jesus had a rima word to Peter. Si Pedro, tungkol si Pedro, kasi sige na mag-isang paminaw, sige na mag-isang paminaw nito. So, doon ay rima word. Masa na rima? Rima means living. Living. Living word. Ang Bible no reason, doon ay duha ka bahin. Na itawag ang logos, then rima. Ang logos, the written word. Parehas na sa bugas pa. Ang bugas ison, kung hindi mo isulod sa rice cooker, hindi mo butang tubig, hindi mo i-cook ang rice cooker, hindi nakaloto. Pero kung ang bugas, imong isulod sa rice cooker, o niya pagsulod mo sa rice cooker, butangan niya yung tubig, at kisan mo na nimo, butangan yung tubig, dahil imong i-cook. After, kung dagang-dagang bugas mong ibutang, 1 hour siguro, gamay-gamay na, siguro mga 30 minutes, luto na siya. So si Pedro Ixon, spending more time sa pagpaminaw ni Jesus, 3 to 4 hours, kung sinita mo, dunay rima, nga nanawatan si Pedro. Ang sinita ng rima, living word, parang papakingon sa Ginoo nga, let there be light. Sadyang ningon na Ginoo, let there be light. O sinita mo, dito nga ang kahayag sa kalibutan. Sadyang ningon na Ginoo nga, let there be plants. So dito nga ang mga tanong, mga sagot. Pagingon na po sa Ginoo, let there be fowls in the air. Animals in the forest, best in the forest. So sa ito pa, rima ison, dito nga ang mga hayop, dito nga ang mga langkaw, dito nga ang mga manap dito sa kalasangan, dito nga ang mga isla dito sa kaligatan. Ano man, rima. Rima means living word. So karon si Pedro, nakadawat siya living word. Karon nakadawat siya living word. Kahit 3 to 4 hours siya naminaw ni Jesus. So, kung di ka kapuyan maminaw sa pulong sa Ginoo, nakadawat ka rima. Pero kung kapuyan kami na sa pulong sa Ginoo, di ka kadawat ng rima. E pares ko nga ng bugas, ibutang mo sa rice cooker, alangan mag in 1 second, luto na. Kapantay mo, in 1 second, luto na ang rice cooker. Libig ko ng rice cooker ba? Namagalit ang rice cooker. Na inikutan mo sa bugas niya, pa! Pag-click mo ang luto nito. Believe na dito ko ng rice cooker. Pero so, walang rice cooker na makaluto o bugas ni kasigan. Kinanglan, mo spend time pa din na siya diyan sa rice cooker.
or kung itong huyo-huyo, no, tayo-tayo na style, kaya sa mukha, tayo-tayo, kulay kasul sa una, kulay kasul, tayo-tayo, manakit pa ng imuhang mata, kaya nang luha-luha na ka. Kaya ka naman, aso tayo. Lugay kayo maluto. Breaks on. Si Pedro, nakadawat siya rima, kaya ka naman, nag-spend time siya sa Ginoo. Pagpaminaw. Siguro ako ba, namuling na. Oh, namuling na ako ba, magpagadawat ang rima. Pero si Pedro, palayon siya naminaw ni Jesus, nakadawat siya rima. Kung siya rima ngayon na daw tayo son, atong basahin is sa verse 4. Ingon is sa verse 4. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. So, ingon si Jesus kang Simon Pedro, Pedro, palawd, palawd na. Palawd na dito sa dagat. O, panagat na dito, makakuha kang isda. Ingon siya dito ba ni Pedro sa verse 5, ingon siya, Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Hallelujah. Ningon si Pedro, na matarungan si Pedro, yung son, Ginoo, tibok gabi kong nang isda, wala yun mi kuha. Unsa pagkalon na adlaw ay nako. Kamantay mo yung son? Kasi nakasuhay yung panagat, tutok-tutok, nakadawat siya ng isda. Ayaw, hayag kayo ang adlaw. Yan, nanagat ka, pag panagat mo, Allah, pati naga ng isda, nakasuhay mo na. Ano? Nagulay na nagat na ba? Kaya kung angkol, managat mag yuto, wag yun siya kasuhay, anak. Wag yun yung tao nga, managat siya yung anit, hayag kayo, makakuha siya ng isda. Kaya naman, panahon sa hayag kayo, ang isda, wag tuloy sila lalong. Mato na sila lalo, nunagot na sila dito kay ayaw man. Ngit-ngit. Kung ngit-ngit, utungan na sila. Ruhayag kayo. So naingon si Pedro nga, Lord, ibuok ba yan yung gabi na naga? Bakit may kuha? So may katarungan si Pedro na diliunta siya mo, palaon. Kaya nga naman, pirting haya ka. So may katarungan siya, diliunta siya mo, palaon. Pero kung siya ingon ni Pedro, ingon siya, Lord, we call nothing, nevertheless, ingon siya, nevertheless, ato pa, sa laing bahin, Ginoo, ingon niya, sa laing bahin, Ginoo, tumod sa imong pulong, ako ning itaktak ang pukot dito sa laing. Hallelujah. Glory to God. Tumod sa pulong ni Jesus. Tumod sa living word ni Jesus. Tumod sa rima na gihatag ni Jesus kang Pedro. Ningon si Pedro, bisan tuod tibuok ming gabi inanagat nga wagin mi kuha apan karon tumod sa imong gisulti Lord. Ako ning itatak ang pukot. Hallelujah. Ugon sini ta bigson. Daghan kay isda nga nakuha nila. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's on. Importante ang rima. Importante ang rima. Living word. Living word. Kaya nga na, it's on. Kung magsigit nagbasa sa Bible, kung yadik na ito, madawatan ang rima, wala tayong matipok na mabuhat na nagkumbutan sa ilo. Or wala tayo madawat ng milagro gikan sa ilo. So importante ang remix on. Living word. The living word. So, din si Pedro, nakadawat siya o rima gikan sa Ginoo. So sa dihang nakadawat siya o rima sa Ginoo, wala siya nagduha-duha. Wala siya nagduha-duha. Wala siya nag-alanganin. Iyang gitaktak ang pukot ngadto sa dagat. So number 4 point, Peter obeyed the rima word of Jesus. Si Pedro ni sugot siya sa buhing pulong ng gikan kang Jesus.
Ikson, pagkanang buhing pulong gikan sa Ginoo, imo nang mabuhat ikson, grabing milagro sa imong kinabuhi. Haleluya. Amen. Parehas ni ng biuda. Okay, balik tayo sa biuda ikson. Unsa man nga rima nga iyang nadawatan kang Elijah. Oh, unsa man nga rima ikson, imo dinhi nga sa verse 13, and Elijah said unto her, fear not. Fear not. Go and do as you have said, but make me thereof a little cake first and bring it unto me, and after make for you and for your son. Ang rima na gihatag ni Elijah ngadto sa biuda mo ni, ayaw kalok. Usay manlok kita. Lord, wala na ko'y swinto. Lord, saan na lang ni Ginoo akong trabaho, wala. Lord, kung saan na lang ni Ginoo, wala na ko'y panginabuhi. Huwag na ako ka sa balatian. Lord, kung saan na ako sa balatian, di na ako katrabaho, Ginoo. Lord, kung saan na lang ni na ako, Ginoo. Di ba, nata sa kahadlok iso? So kung nata sa kahadlok, parehas ni biuda, naa siya sa kahadlok. Unsay pulong nga gihatag ni Elijah, ayaw kadto. So, ayaw kadto. Magubat man sa inyo kayo na ito. Hallelujah. Hallelujah. Yung gulugan naman yung kaya nag-pill na sila nag-iusa na ang Russia at China to have deal. Kaya, ginaunsa ko no, nakawayan na, WISP. So muna, nandigil mo hawa ang China sa WISP Philippine Sea. Kailan ang preparation to, nag-prepare sila para kailangan sulungon ang Taiwan. So muna, iso nawagin sila ni hawa niya sa Philippine Sea, WISP Philippine Sea. Now muna, iso, ayaw kadlo, amen! Hallelujah! Ayaw kadlo, ningon rin. Ayaw kadlo, fear not. Go! And do as you have said. Sa ito ba, Ibson? Padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon sa pag-ampo sa Ginoo. Padayon sa pagbasa sa Bible. Padayon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Padayon sa imong bulaton niya sa Ginoo. Kaya ang Diyos ay bahala ni mo, Ibson. Amen! So muna na dungan, muna ang rima na nadawatan sa Biblia. Go! Now fear not, go! And do as you have said. But make me thereof a little cake first. Ikson, sa'yo may kasulti yan eh. Kaya mo sa'yo ka, siguista ang kaila dyan. Siguista. Galino, galino, galino. Kaya mo sa'yo ka, kasi pagdunin mo ilay dyan, anong unahon? Galino, galino, galino. Anong hindi mo na pamilya unahon? Ano ikaw ang yun? Sigurista. But the Bible says, seek ye first. Seek ye first the kingdom of God, di ba? Unaha pagpangita ang Diyos. Unaha pagtrabaho ang buhaton sa Diyos, ang bulaton sa Diyos. Unaha pagbuhat ang kusig isulo sa Diyos. O, uling-uling. But make me thereof a little cake first and bring it unto me. Grabe, so. Ikaw siguro magkaduhukan yun, kayo nag... Grabe po na siya. Magpasigurista mo kayo. Magpasiguro mo siya ang kamalingon. Rickson, atong siguro ang iya sa Ginoo. Amen. Atong siguro ang iya sa Ginoo. Ingon rin, make me thereof a little cake first and bring it unto me. And after make that for you and for your son. So ay haka magluto o para nimo o para sa imong anak. Una-una ang akong isulti nimo. Una-una ang isugo na. Ikson, unsa may unang isugo sa Ginoo? Una-una siya. Kaya naman, una-una nimo ikson. Ikon rin sa verse 14. For thus says the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day
that the Lord sends rain upon the earth. Sa ato paikson, pag-unahon nato ang unsay gisugo sa Ginoo, pag-unahon nato ang iya sa Ginoo na Ginoo dinina. Dili ka mahuddan hangtod nga muabot ang ulan gikan sa Ginoo. Hallelujah! Praise God. Ison, bisag naa sa krisis. Bisag naa ka sa krisis. Basta unahon nimo ang iya sa Ginoo. Ang Ginoo may bahala. Po bless ka rin. Sumba-sumba pa. Sumunod si Peter Dixon. Peter, obey the Rhema word of Jesus. Okay. Now, what is obedience? Obedience, number one, demonstrates faith and trust to God. Sa dihang mo buhat kita, sa dihang nga magpasinulundon kita sa Ginoo, nagpasabot lang na na imong gidemonstrate unsa ang imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Number two, obedience demonstrate total reliance to God. So, ang pagka masinundon sa Ginoo, nagpasabot kini na ikaw duna kay kinatibuk-an nga pagsalig o kinatibuk-an nga pagdepende diha sa Ginoo. Reliance to God. Demonstrate, okay, number three, faith, demonstrate your love and allegiance to God. Sa dihang masinulundon ka sa Ginoo, sa dihang mutuman ka unsay gusto sa Ginoo, nagpasabot ni nga nahigugma kag maayos sa Ginoo, nagpasabot ni nga loyal ka sa Ginoo. Amen. Praise God. Number four, obedience demonstrate prioritizing the will of God. So, ang pagka masinulundon, nagpasabot kini nag-prioritize mo ang pagtuman sa kawuton sa Ginoo. Kung ano yung pag-ampoy, so nang ito doon si Jesus, ingon niya nga, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ison, gusto ba niyo nga kawuton sa Ginoo may matuman sa iyong kinabuhi? Praise God. Hallelujah. So muna, Ikson, kabuton sa Ginoo, i-prioritize ang kabuton sa Ginoo. Obedience, demonstrate dying self, and allow God to rise up. So, ang pagka masinulondon, yes, mag-inuhon, mag-masinulondon, mag-masintara ka sa Ginoo, nagpasagot na nga, gipatayan ko itong kagalingon, o gitugutan itong Ginoo na, mo rise up siya. Hallelujah. Mo-rise up siya sa atong mga circumstances. Mo-rise up siya sa atong mga kalisdanan, sa atong mga kawalan doon. O sa diyan, mo-rise up ang ginoeksyon, diyan mo madawatan ang milagro gikan sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Faith or obedience? Obedience demonstrate total surrender to God. So, ang pagkamasinunod niya sa Ginoo, nagpasabot kini nga, doon na kayo kinatibukan na pag-surrender niya sa Ginoo. Amen! Praise God! So, kung kinatibukan yung pag-surrender sa Ginoo, son, mamuhat yun ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Hallelujah! Praise the Lord! So, may mga kaigsunan, even at umabasa niya, it is 2 Kings 4. Okay, 2 Kings chapter 4. Doon ay sarik babae nga asawa siya sa propeta. O niya na biuda na po di siya. So itong basahan ng 2 Kings 4, 1 to 7. And there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Your servant, my husband is dead. And you know that your servant did fear the Lord. And the creditor is come to take unto him my two sons to be bandmen. And Elisha said unto her,
What shall I do for you? Thank you, salamat, my son. Praise God. Hallelujah, glory to God. I'm going to read on. So verse 2, and Elisha said unto her, thank you. What shall I do for you? Tell me what you have in your house. And she said, your handmaid had not anything in the house, save a pot of oil. And he said, go, you borrow vessels abroad of all your neighbors, having empty vessels, borrow not of you. And when you are come in, you shall shut the door upon you and upon your sons, and you shall pour oil into all those vessels, and you shall set aside that which is full. And she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. It came to pass when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is no vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and said, go, sell the oil and pay your debt, and leave you and the children of the rest. And it filled. Okay, so. So the next song, ito mabasa nga, kining maong asawa sa propeta, namatay na yung pano, yung dahil nako sila utang. Okay, nako sila utang. In fact, ingon rin na ang iyang dua ka anak, kuhaon sa ilang na utangan kay imoon nga servants. So, nako gilang utang, no? Kamu kuno ipinta na isong. Kalimang ganang ang iyahang anak mo ng surugon, wise window. Kaya ibayad sa utang. Takot kayo yung utang. Grabe ang iyahang problema. Pero, kung saan kita po rin sa niyato siya kang Elisyo na propela. Niyato siya, nagpatabang siya. Ningon siya na pwede ba imo pong tabangan? Yan ingon si Elisyo na unsa may akong matabang nimo? Unsa may nasa mong balay? Ang ingon sa babae, ingon siya nga, doon na koy pot of oil. Pot of oil. Nusulanan o glana. Mauray na asa mong balay. So sa ingon ni Elisyo, ingon si Elisyo, lakaw, panghulam, o daghan ng mga sulanan sa imong mga silingan. Panghulam dito. Ayaw paghulam o gamay. Daghanap hulam. Ugo niya, muato ka sa imong lawak, sirati. Sirati ang pultahan. Ugo niya, isulod dito ang lana sa mga sudyanan. So, ato na kinareksyon na ang biyuda, nilakaw siya. Ugo niya, paglakaw niya, nangulam sila mga sudyanan, sila mga silingan. Ugo niya, gidala niya, ngato siyang kwarto. Ugo niya, kisirada niya ang iyang kwarto. Oo niya, nakita niya na ang lanay so nag-agas-agas dito sa mga sundanan. O sa niya nga, ang mga sundanan na puno na, mingon siya siyang anak. Anak, magkuha pa nga ang sundanan. Mingon ang anak niya, ma, wala na yung sundanan. Oo niya, miundang pag-agas ang lana, kaya wag na may sundanan. It's all. Meaning to say, ang panalangin sa Ginoo, dili basta-basta, kinisya mo, abot sa imong pinawi, bisan na krisis ka, panalangin ang kisang Ginoo, basta ka, panalangin ka, read my word, I can say, hallelujah. So muna yung song, nangyato siya kay Elisyo, umingon siya, kung sa may rondohaton, ganana, napuno naman ang mga sunanan sa lana. Mingon si Elisyo, ibaligya, ang mga lana na imong natigong o bayri ang tanan imong utang. Mugo niya, mabuhi ka sa sobra ni ini hasta ang imong anak mabuhi sila.
na imong rima word sa iyang kinabuhi, na imong milagro sa iyang lawas na nawala iyang cancer. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. And so, ang pulong sa Ginoo makatabang din ako sa imong problema. Ang pulong sa Ginoo makasulbad din sa imong problema basta imong taga-akumpili sa. Praise God. Muna yung son, ay importante na magkinabuhi ka niya sa pulong sa Ginoo. Obey. No, mo musunod lang yun ka o sa'yo naa sa pulong sa Ginoo. O sa'yo mo matintal sa mag-discourage. O sa'yo matintal ang ka-discourage. O sa'yo matintal ang mawala ang tagpaglaong. Kaya makaingot ka, lugay na tanang alagad sa Ginoo. Sige na talabasa sa Bible. O sige na talagadugong sa wallet. Muna yung son, yung nana na ito katulad man o sa'yo. Pero I believe it, son, kung ikaw atag ang panahon niya sa Ginoo, atag ang nagkumbili ang pulong sa Ginoo, I believe, ganyan, o sa may problema niyo, karon masulbad na, pinagi sa pulong sa Ginoo, ikaw, ito na sa pulong sa Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord. Muna yung son, kailangan kayo mga tao sa Bible, dahil sa mga problema, pero sabihan, nakadawat sila, o rima word sa Ginoo, na masulbad ang ilang mga problema, mga kaisa. All their circumstances, no, mga circumstances sa ilang ginawa, nangawala ikso. Hallelujah. Nangahanaw. Ano naman, yung unang pulong sa Ginoo, kung mutuulang ka sa Ginoo, all things are possible. Kung mutuulang ka sa Ginoo, kung musalin ka sa pulong sa Ginoo, all things are possible. Posible ang tanang butang. Posible ang tanang mga butang. Posible na kung sa mga iyong panginahanglan, madawatan niyo ang panalangin sa Ginoo. Posible na ikson, kung sa may natimong ikalistan ka naman, posible na panalangin ka sa Ginoo. Posible na ipalikawas ka ino. Posible na ikaw makadawat o kadawagan sa Ginoo. Posible na ikaw makadawat o breakthrough ka sa Ginoo. Basta ikaw, mutuo lang ikaw sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Glory to God. Muna yung son, importante lang yun na rin makanawat na sa living words. Hallelujah. Last but not least, ang salita ko ni Peter yung son. Sariya, na nasulba na yung problema. At nababasa rin yun. Sa John chapter 5, verse 8. Actually, it's on. Before that, ako lang sa inyong ibas ito. Ingo na sa verse 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes and their net break. And they beckoned unto their partners which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. So you saw, can you imagine? Si Pedro, na sa previous night walay kuha. O sa lihang, nakadawat siya ang living words sa Ginoo. O niya iyang gibuhat ka to, mga eksonan. Iyang gisukot ang mga pulong sa Ginoo. O sa inyong tabo niya, ingon na rin ha, daghan and isda. Ngayon ako. O ang iyang mga pukot nagkagising na. Nagkagising na iyang mga iyang pukot nagkagising. O kinawag siya sa iyang mga kauban. Yang ipagtawag, nagpakitabang siya. Nagpakitabang siya tungod sa kadaghan na isda na iyang nakuha ito. So it's on. Makadawat kag living words sa Ginoo. Makadawat kag words sa Ginoo, rima sa Ginoo. It's on. Hindi lang kayo ka magpanalangin. Hasta pa ang inyong mga relatives. Hasta pa ang mga sarili. Makadawat sa kanilang ito sa kanilang. Praise God. Kaya nga naman, ingon rin, di na makontain ang panalangin na rinawatan ni Peter. Di na niya makontain. Sipot pa sa mga nakontain. Di na masulod. Tungod sa kadagan. Tungod sa kadagan. Ingon niya, nagkagising na kanila yung pukot. Nagkagising na. Tungod sa kadagan. Tungod sa kadagan. And so, pag magkadawan ng rima words sa Ginoo, kana imong krisis mawala na o purihan sa iyo, abundance, super abundance, imong magkadawan ng krisis. Awas-awas na panalangin. Amen. Nag-awas-awas ng panalangin. Hallelujah. Last but not least,